Dr. Jose Protasio Rizal ay itinuturing ng karamihan na pambansang bayani ng Pilipinas. Kilala siya di lang sa atin, ngunit maging sa buong mundo dahil siya ang nagmulat sa mga Pilipino upang sumidhi ang mithiin na lumaya mula sa mga Kastila. Dahil sa kanyang panulat, umusbong ang nasyonalismo sa Pilipinas na siyang pinakauna sa buong Asya. Sa episode na ito, ating kilalanin ang iba pang kawili-wiling mga kwentong-kwento ukol sa ating tinatanging si Gat Jose Rizal. Pero bago yan, magpakabayanin naman kayo na mag-subscribe sa ating channel na Kwentong Kwento at mag-comment na rin sa baba kung ano pang mga istorya ng kabayanihan ang nais ninyong ating ikwento. Tayo na sa Rizaliana! Ipinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna, ang mga magulang ni Jose Rizal ay sina Francisco Rizal Mercado y Alejandro at si Teodora Alonso Rialonda y Quintos. Siya ay may dugong incheck dahil ang lolo ni Rizal sa ama na nakilalang si Lamco ay immigrant mula sa Fujian, China na pumunta dito sa Pilipinas sa huling bahagi ng 1600s. Dahil sa anti-Chinese sentiment noong mga panahon yon, si Lamco ay nagpabinyag sa simbahang Katoliko sa pangalang Domingo Mercado. May lahi din siyang Chino at Hapon mula sa panig ng kanyang ina. Noong nag-aral siya sa Ateneo, sinabihan siya ng kanyang mga magulang na huwag gamitin ang kanilang apelyadong Mercado upang di siya madamay sa nooy wanted sa batas na kapatid niyang si Pasiana Mercado dahil sa koneksyon nito sa tatlong paring martir na Gumburza. Kaya nakilala siya sa paaralan bilang si Jose Protasio Rizal at ang kanyang bagong pangalan ay sumikat. Kahit bata pa, kinakitaan na ng kislap ng kabayanihan si Rizal. Noong nag-aaral pa lamang siya sa Ateneo, inakyat niya ang tuktok ng kampanaryo ng simbahan doon upang kunin ang isang saranggola na sumabit nang mapigtas ang tali dito at nag-iiyak ang batang nagpalipad sa goryon. Di pinansin ni Rizal ang tayog ng kampanaryo, makuha lamang ang saranggola. Nang makababa na si Jose, saka lang daw siya kinabahan ng sabihan ng kanyang mga classmate at ng kanyang guro at tiningala niya ang kanyang inakyat. Dahil siya maliit at patpatin, di rin nakaligtas ang ating bayani sa mga pambubuska sa paaralan. Noong siya ay 9 taong gulang pa lamang at nag-aral sa Binyan, Laguna, isang kaklase nito na anak pa naman ng kanilang guro ang nambuli sa kanya. Ayon sa kanyang diary, nainggit marahil si Pedro, ang anak ng maestro Justiniano Cruz nila, dahil sa husay niya sa Spanish at Latin. Kinukutya siya nito na humantong sa isang suntukan. Kahit na mas maliit, natalo ni Rizal ang bully. Nang humingi ito ng rematch, di na nagpa-unlock ang ating bida. Kung siguro sa panahon ngayon, baka nabansagal na siyang addict. Pero inamin ni Rizal na minsan siya nag-eksperimento sa paggamit ng ngayon ipinagbabawal na gamot na marijuana. Sa kanyang sulat kay Dr. Ebe Meyer, isang German anthropologist sa Dresden, Germany noong March 15, 1890, ipinagtapat ni Rizal na tumikim siya ng hashish noong 1879 o noong siya ay 18 anyos pa lamang. Sabi pa niya, nabili niya ang droga sa isang butika. Di man sinabi ni Rizal sa kanyang sulat kung ano ang naging epekto sa kanya ng pag-eksperimento niya ng marijuana, pinaniniwalaan ng mga historians na sa murang edad baka na curious lang ang ating bayani kung may medicinal property ang damo at bakit ito ibinibenta ng mga butika noong kapanahunan niya. Mga nanay, ang tiket natin dyan. Noong siya ipatapon ng mga Kastila sa dapitan sa Buanga, isa sa mga pastime ni Rizal ang pagtaya sa loto. Noong 1892, isa siya sa tatlong nanalo ng second prize na 20,000 pesos sa Manila Loto na pinangasiwaan ng pamahalaang Kastila. Parang PCSO natin ngayon. Ang kanyang 6,000 pesos na share ay ginamit niya sa pagbili ng lupa sa dapitan na kanyang tinamna ng abaka. Nagpagawa din siya ng school doon para sa mga bata at nagbukas ng munting tindahan. Ayon sa mga historian, nahumaling din siya sa pagtataya ng loto nung siya nasa Europa pa. Pero bakit kaya ipinagbabawal ang sugal sa kanyang death anniversary?
Sa kanyang pag-aaral sa Madrid, aktibo din si Rizal sa kilusang propaganda kasama ang ilang mga Pilipinong expat doon. Kabilang sa kanila ang magkapatid na Juan at Antonio Luna. Nagkataon na umibig pala sa isang babae, itong sina Jose at Antonio. Ang pangalan ng babae ay si Nelly Bosted. Nang minsan nag-double date ang dalawa kasama ang kapatid ni Nelly na si Adelina, tinanong ni Antonio si Jose kung may gusto siya sa isa sa magkapatid. Umiling si Rizal at itinuloy ni Luna ang panunuyo kay Nelly. Ganoon na lang ang galit at kanyang sama ng loob nang malamang may gusto din pala kay Nelly ang ating national hero. Tulad ng tipikal na Pinoy macho, naglasing nang naglasing si Antonio at doon sumuka ng masasamang salita laban sa binibini. Dahil siya gentleman, di natiis ni Jose ang paninirang puri ni Antonio sa babaeng kanilang pinag-aagawan. Sinugod ni Rizal si Luna at hinamo ng duelo. Alam ng lahat doon na walang makakatalo kay Rizal na asintado sa baril. Ngunit mas magaling naman sa kanya si Antonio kung ispadahan ang pag-uusapan. Buti na lamang at naawat ang dalawa at nauwi sa paghingi ng sorry ang kalasingan ni Antonio. Sa kanyang mga nagawa sa pagmulat sa mga Pilipino, umani ng papuri si Rizal maging sa ibang mga lahi. Binansagan siya ng iba't ibang mga pangalan at inihambing sa iba pang mga dakilang tao sa kasaysayan. Isa na rito ang writer at philosopher na Kastila na si Miguel de Unamuno. Sa kanyang mga panulat, tinawag niya si Rizal na Kristo ng mga Tagalog. Ayon kay Unamuno, ang panday na Hudyo at ang doktor sa mata na Tagalog ay magkatulad ng sinapit upang iligtas ang kanilang bayan. Dahil daw sa kamatayan ng dalawa, namulat sa buhay ang kanilang mga tagasunod. Sa mga paghahambing na tulad niyan, di ka magtataka bakit may mga sekta na sumasamba kay Rizal bilang Diyos. Noong 1892, habang siya ay nasa Hong Kong, naisipan ni Rizal na magtayo ng isang kolonya ng mga Pilipino sa Sabah, North Borneo. Noong panahon yon, nagkagulo sa bayan ni Rizal sa Calamba dahil sa alitan sa lupa sa pagitan ng kanyang mga kabaryo at ng mga paring Dominikano. Idinulog ni Rizal sa Korte Suprema ng Espanya ang problema ng kanyang bayan dahil nais ang kini ng simbahan ang buong kalupaan ng Calamba. Sa kasamaang palad, nabigo si Rizal ng paniga ng korte ang mga pari. Sa kanyang sulat sa kaibigang si Professor Ferdinand Blumentritt, balak ni Rizal na umerkila mula sa North Borneo Company ng lupa sa Sabah na tirhan ng mga Pilipino sa loob ng halos 1,000 taon. Humingi ng permiso sa mga Kastila si Rizal at naturalmente hindi siya pinayagan. Noong taon din yon, pinatapon siya ni Governor General Eulogio Despujol sa dapitan. Sa kanyang talento at talino, di hamak na maraming dalaga ang nagkakagusto sa ating bayaning idolo. Ayon sa opisyal na slam book ng mga historian, siyam na mga babae ang nalink kay Pepe. Maliban sa magkapatid na Busted, may naging nobya o kafling pa siya na isang Haponesa, Irish at isang Kastila. Ngunit lahat sila panandalian lamang at di rin nakatuluyan ni Rizal. Kahit nga noon na sila na ng kanyang pinsan na si Leonor Rivera, may nakarelasyon din si Rizal o nakapenpal na isa ring Leonor, si Leonor Valenzuela. Ang dalawang Leonor ay parehong nasa Pilipinas at si Rizal ay nandoon nag-aral sa Europa. Dahil siguro naguguluhan na siya at kailangang pumili, inutusan niya ang kanyang kaibigan at katukayo na si Jose Cecilio upang ispiyahan at alamin sino sa dalawang Leonor ang nananatiling tapat sa kanya. Nang sinabi ni Cecilio kay Rizal kung sino, pinili niyang maging long-term girlfriend ang kanyang pinsan. Sa maang palad,
Ayaw ng magulang ni Rivera na magkatuluyan sila ng nooy wanted na ng binata ng kalamba. Ipinaasawa ang dalaga sa isang English engineer na si Henry Keeping na labis na dinamdam ng ating bayani. Parang ipinagtagpo pero di itinadhana. Noong June 15, 1896, binisita si Rizal ng emisaryo ni Andres Bonifacio na si Dr. Pio Valenzuela sa Dapitan upang hingin ang kaniyang suporta sa planong pag-alsa ng Katipunan laban sa mga Kastila. Tumanggi si Rizal dahil kulang pa umano sa paghahanda at mga sandata ang mga Pilipino. Dahil sa pangambang madamay sa digmaan, nagboluntaryo si Rizal na magsilbi bilang doktor sa mga sundalong Kastila na nakipaglaban upang sugpuin ang nooy nagliliyab ng rebolusyon sa Cuba. Nang papunta na sana siya sa Cuba, sumiklab ang rebolusyon ng Katipunan at kabilang siya sa mga naparatangang nasa likod ng pag-aalsa. Ibinalik si Rizal sa Pilipinas, kinasuhan ng rebelyon at ikinulong sa Fort Santiago. Ilang beses din natangkaing itakas ng mga rebolusyonaryo si Rizal, ngunit mariin ang pagtutol ng kanyang kapatid na si Pasiano, na nooy isa ng heneral sa Himagsikan. Kahit noong siya idinala na sa Bagumbayan para sa firing squad, sinasabing may pagtatangka pa rin na irescue siya, ngunit di itinuloy dahil maraming mga sibilyan ang madadamay sa kaguluhan. Alas 6 ng umaga noong December 30, 1896, inilabas sa kanyang karsel si Rizal. Ilang minuto din siyang naglakad papunta sa bitayan sa isang plaza sa harap ng Manila Bay. Habang nasa daan, pakaway-kaway at patango-tango si Rizal sa mga kakilala na nakihalo sa kumpol ng mga osisero. Ikwinikwinto din niya ang kanyang mga experience sa luok ng Maynila noong nasa Ateneo pa siya. Nagjujoke pa rin nga raw siya, pero walang masyadong tumatawa. Bago siya barilin alas 7 ng umaga, kinunan siya ng pulso ng isang Kastilang doktor. Ang diagnosis, normal ang pintig. Dinala siya sa gitna ng plaza ngunit bago barilin, nakiusap pa sa mga sundalo ang ating bayani na huwag tamaan ang kanyang ulo. Bago umilingaw-ngaw ang mga putok, malakas na sigaw ang narinig mula kay Rizal. Cum sumatum est. Natapos na. Sa kanyang panulat, mas nasaktan ang ego ng mga Kastila. Pinilit nilang lumaban ng sabayan kay Rizal sa pamamagitan ng propaganda. Isa sa mga propagandista ng mga Kastila, ang opisyal at writer na si Wenceslao Retana. Nasa panulat ay ininsulto ang pamilyang Rizal. Ayon kay Retana, kaya itinaboy ng mga Dominikanong pari ang pamilyang Rizal sa Calamba dahil di sila nakapagbayad ng renta sa lupa. Musok ang ilong ni Rizal sa galit at hinamon ng duelo ang Spanish official. Dahil sa reputasyon ng Pilipino bilang pistolero, natakot si Retana at binawi ang kanyang sinulat laban sa mga Rizal. Naging masugid na fan ni Rizal si Retana. Pagkatapos ng pagpatay sa Bagumbayan, sinulat ni Retana ang kauna-unahang book-length biography ni Rizal. Ano pa ang alam mo na interesting trivia ukol sa buhay ng ating pambansang bayani? Ano pa ang kawili-wiling topic ng kabayanihan ang gusto mong ating pag-usapan? Ibahagi yan sa comment sa baba, ating pag-usapan sa susunod na kwentong kwento.